time sa pageant ko nila doon. And ngayon po, kasi parang hindi na po kayo masyadong nakikita magkasama ni Vice. Mm-hmm. And ganyan. So, gusto lang po namin tanong kung ano po yung status ng relationship niyo ngayon with Vice. Talaga may pahabol ka pa. Ayan, okay naman kami. Okay naman. Everything is good naman between me and Vice. Pero, dun sa question na hindi ako masyadong visible, tama ba, sa showtime? Siguro kasi, paano ba? Hindi ko rin alam eh. Siguro hindi na ako yung makakasagot nun. Dahil ako naman napunta lang ako ng showtime pag may invitation, ganyan. So, feeling ko naman siguro dahil wala pang tamang segment na para sa akin. Kaya hindi ako masyadong nai-invite sa showtime. Pero yung relationship namin ni Vice, okay naman na kami. Since usapang showtime po, nabalitaan niyo po ba yung parang nag-trend kay Anne tsaka kay Vice Ganda regarding sa parang naano, parang nice, nice. Ganda. Yes po, nabalitaan niyo po 'yun. Oh, nanood ako na. And reaction po na syempre bilang comedian din po kayo, like ganun po yung trabaho po ninyo, like may mga host din po kayo na parang hindi niyo po alam kung tama ba yung tama mga binabadong vlog. Siguro kasi minsan sa sobrang nadadala sa sobrang taas ng energy, ganon. Pero inadmit naman isa sa mga magandang kasi kay Vice din, at least inadmit naman niya na minsan talaga may mga ganon na hindi sinasadya. Pero again, syempre hindi naman naiiwasan, di ba? Kahit anong iwas mo, nangyayari, lalo na kung energy mo sobrang taas na, ang saya-saya na ng banter, ganyan. So it really happens paminsan-minsan. Do you feel pa rin po na may cancel culture pa rin po sa inyo after the what happened po sa election and everything? May ganun pa rin po ba sa inyo ngayon? Ever since naman kasi hindi ko siya naramdaman na na-cancel ako. May mga nagsasabi na na-cancel ako, pero ako never ko naman siya naramdaman kasi sobrang buti naman sa akin ng Viva, at lagi naman ako may project, lagi ako may work. Ayun, so feeling ko binabato lang ng tao yung cancel culture, and hindi naman uso sa Pilipinas talaga ang cancel culture. Sa ibang bansa lang talaga yun. Message to everyone na lang po na sumusuporta sa'yo, tapos yung mga nagpapasyon sa'yo. Siyempre ako, sobrang nagpapasalamat ako na from day one na tumuntong ako sa industriya, may mga nakasuporta na hanggang ngayon nakasuporta, nagmamahal. Sa mga bashers, ganun din, maraming salamat kasi dahil sa inyo, lagi alalo ko naging relevant. Yes, totoo yan. Maraming salamat. Kumbaga kung gaano katahimik yung mga supporters ko, kayo ang nagpapainis sa akin. At dahil sa inyo, nagkakapera ako. Maraming racket, ayan. Oro, marami ang racket. Thank you so much. Mahal na mahal ko kayo. Thank you po, Ms. Juliana. Ang pinya na itutumba ng tatay ko is kasabay ng GG movie. Which oo is nga. Donnie. Oo nga. May pressure po ba? Siyempre, no? Siyempre, nakaka-pressure din naman talaga. Pero I think maganda yan kasi at least maraming pagpipilian ng mga Pilipino, di ba? Marami silang pagpipilian ang panoorin. Pero ako, the best advice, siguro panoorin pareho para masaya lang ang buhay, tatawa lang tayo, tatawa ng tatawa, mai-inlove, di ba? Mai-inspire, so ganun lang. Any upcoming projects po sa'yo this 2024 after this week? Mm-hmm, upcoming, hopefully, Daryl Lips movie again. So, medyo kinakasakasa na rin siya. Sana, mapasama. May ano mo ba, may clue na po ba kung ano yung magiging takbo ng story? Wala pa eh, wala pa. Parang hindi pa tapos kasi yung script, ginagawa pa lang. So, hindi ko pa alam kay Direk Daryl. Ako naman, umaasa lang na laging kasama sa movie niya. May part 3 na lang. Hindi pa yung part 3 ng meme, hindi pa yan. It's another movie, a rom-com yata, parang gano'n. Any reaction naman po na dinadirect po kayo ni Sir Jano Gibbs, siyempre first director of the movie niya. Ano pong reaction niyo or feeling niyo? First directorial movie ni Jano, pero kasi nagkasama na kami sa movie ng Sang Gano, Sang Gago, Sang Gwapo, Sang Gay. So, nung magkakasama kami doon, nakita ko na talaga sa kanya na ito talaga yung gusto niya. Gusto niya mag-direct, gusto niya magsulat. So, ako nung panahon na nag-shoot kami ng Sang Gano, Sang Gago, nakita ko na si Kuya Jano talaga napaka-hands-on. Napaka-pakailamero. Napaka-ilaman niya si Direk Altantay that time. So, may mga suggestion siya, may mga comments siya, ganyan. Dito rin sa itutumba ka ng tatay ko, ganun din siya, hands-on. And isa sa pinakamagandang trait ni
ni Kuya Jano or Direk Jano is hindi siya madamot. Talagang ihahanda kanya na habang nagtitake sila dun sa labas, iaano kanya na, tayo, ito yung next sequence, Juliano, gusto ko ito yung maging mangyari, ito yung kalabasan ng eksena, ganun siya. And open siya lagi sa mga suggestion. Invite na lang po everyone to watch Itutumba. Yes, I'm inviting all of you to watch Itutumba Ka ng Tatay Ko, January 24 na in Cinemas Nationwide, directed by Jano Gibbs, starring Jano Gibbs and Sierra Gore. Thank you. First, ano po yung role niya dito sa Itutumba ng Tatay Ko at ano po yung makukuha nilang aral sa role niya? Ako dito ay isang malditang maniningil. Ayan, panoorin niyo kung paano ko kinakawawa yung mag-ama. Siguro yung lesson na makukuha nila dito sa role ko, sa character ko dito sa movie na Itutumba Ka ng Tatay Ko, siguro lahat naman tayo dumadanas ng pagkagipit. Siguro libre ang maging mabait, libre ang maging maunawain, libre ang magpasensya. Kaya sana i-extend natin lagi yun, lalo na sa mga taong alam naman natin medyo kinakapos-kapos. Of course, congratulations po for being part of Itutumba Ka ng Tatay Ko. Thank you. Yung reaction po na January, may pelikula na po kayong kumbaga blessing sa Oo nga, ayan ako, thank you Lord. Natapos ang 2023 ng Para Kang Papa Mo at sinimulan ko naman ang 2024 ng Itutumba Ka ng Tatay Ko. So parang lahat may kinalaman sa Ama, baka sinusundo na ako ng Tatay Ko. Ayan. So hopefully, and I'm praying na magtuloy-tuloy, and syempre nagpapasalamat din ako sa aking Viva Family Club Boss Week na hindi nila ako pinapabayaan. Yeah. And then, ang daming big stars sa mga sumuporta. Sana kayo din, ako, madlang people, panoorin nyo ang Itutumba Ka ng Tatay Ko. Sure na sure ako na sa lahat ng mga masigang tatay, sa lahat ng mga inispoiled na anak, makakarelate kayo dito. Itutumba Ka ng Tatay Ko, directed by Jano Gibbs. Bakit dapat panoorin ang Itutumba Ka ng Tatay Ko sa mga sigang? Kailangan panoorin ang Itutumba Ka ng Tatay Ko. Ayun, tulad niya ng sinabi ko, sobrang makakarelate yung mga anak na inispoiled ng tatay. Yung mga anak na alam nila na wala silang ibang sasandalan kundi yung tatay nila. Kaya napakaganda pelikula. May tawa, may iyak, may comedy, may drama, may action. Lahat nandito. And first directorial movie ni Direk Jano Gibbs. Itutumba Ka ng Tatay Ko, now showing in Cinema Station by the Nampon Ka. Ngayon po ang nagkagandahan natin nilagda ng Maraca sa Red Carpet. Baka nilinuralin sila sa pelikula ng Itutumba Ka ng Tatay Ko. Ayan, sa punong wall muna tayo. And give us your biggest smiles. And extravagant poses. Let's give them spaces to walk. And it's time for the photo walk. Again, you can tag them guys on their social media accounts. And also, don't forget to tag Viva Films. Hello, Rob and Juliana. Okay, picture taking the muna. Our last three. 2, 1. Okay. Hello, Rob and Juliana. Okay, hello. Patingin natin ang kaibigan natin sa SM Mega Mall. Yes, hello. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga nagpunta dito ngayon para sa Itutumba Ka ng Tatay Ko. Yes, maraming salamat po sa inyong oras at panahon sa paglalaan para sa Red Carpet Premiere Night ng Itutumba Ka ng Tatay Ko. Syempre, maraming salamat po sa suporta niyo. Tiyak na magugustuhan niyo po ang pelikulang ito. At sana po, kayo din mismo mag-spread ng magandang balita kung gano'ng kaganda ang unang pelikulang dinirect ni Jano Gibbs. Yes. Akin ngayon naman, gusto namin malaman sino ba kayo dito sa Itutumba Ka ng Tatay Ko? Ako? Nako.
ako ang magpapahirap sa buhay ng mag-ama. Nako. Oo. Ayan, ako naman, hindi ko kasi pwede sabihin yung character ko dito kasi may spoil. Kaya dapat abangan po nila kung ano ba ako dito sa buhay ni Derek Shanigan. Actually, mag-jowa kami dito. Ay, hindi pa. Kaya pala sabay kayo naglakad. Hindi kami okay, may bagong love team na pala. Juliana and Rob. Jurob? Jurob. Yes, Jurob. Okay, abangan po natin ang Jurob sa itutumbaka ng tatay ko. Thank you so much. Thank you. And again, January 24 na po sa lahat ng masinihan, itutumbaka ng tatay ko, directed by Jano Gibbs, starring Jano Gibbs and Sia Rigor and Mare and many, many more po. Ayan. Yes. Maraming salamat po. There you have it, Rob!